Totoo po bang pinagtakpan ni Emilio Aguinaldo ang kanyang krimen? Maitatago ba ni Emilio Aguinaldo ang kanyang krimen? Maitatago niyo po ba sa mata ng Diyos at saka sa kasaysayan yung kanyang krimen? Kung mayroon siyang krimen na ginawa, sumuko ba siya sa bandila ng Pilipinas? Namatay ba siya sa bandila ng Pilipinas? Sino ang dapat patayin? Si Dr. Jose Rizal? Si Andres Bonifacio? Mga katipunero? O si Emilio Aguinaldo? Alin ang mas mahalaga? Bandila ni Emilio Aguinaldo? Si Emilio Aguinaldo? O ang bansa mong Pilipinas? Kung pamimiliin kayo. Diba si Dr. Jose Rizal, wala siyang kasalanan. Pero, sabi niya, hindi niya isinuko yung buhay niya doon sa gobernadorsilyo ng Kastila. Sapagkat yung gobernadorsilyo ng Kastila, magnanakaw ng mga lupain. Magnanakaw ng human identity. Tyrant. Puppet. Manggagancho. Kakutsaba ng traidor na Espanya. Diba? Pero bakit hanggang ngayon ay nagwawagayway pa rin niyang bandila ni Emilio Aguinaldo at ginagawa lang pambalot? Diba? Traidor si Emilio Aguinaldo, diba, kahit pagkatapos mamatay ni Dr. Jose Rizal? Anong ginawa niya sa bansa ni Dr. Jose Rizal? May translation ba na yung country? Pwede bang i-retranslate mo na state? Yung bang bansa, pwede mong i-translate ng bayan? So anong ginagawa ngayon ng mga taga-Pujian? Diba? Traidor, diba? Ginawa ngayon ni Emilio Aguinaldo, nilipat yung lahi ni Rizal doon sa China. At pagkatapos, sabi noong mga tropa ni Emilio Aguinaldo na mga gobernadorsilyo, province na ng China ang Pilipinas. Pero meron bang binanggit dito si Rizal na ang perlas ng Silanganan ay province? Meron bang sinabi si Dr. Jose Rizal na ang perlas ng Silanganan ay bayan? Meron bang perlas na Silanganan na sinabi niya na state? Pwede bang pag-isahin ang China at ang Pilipinas? So, paano natin malalaman na traidor itong si Emilio Aguinaldo? At talaga ang layunin niya ay sakupin lang ng bansang China ang Pilipinas. Ano yung inilihim ni Emilio Aguinaldo, ni Dr. Kwakwak, para doktorin ang kasaysayan ng Pilipinas? Ang inilihim po niya talaga yung krimen niya eh. Itinago niya. Dahil itong Mi Ultimo Adios, itinago ito sa kanya.
kung saan saan ito nakaabot. At wala pong mula noong 123 years ago hanggang ngayon, ngayon lang po natin ito nakikita. Kasi akala natin safe tayo sa Catholic Church. Ipinagtatanggol tayo. Tapos ngayon nagising na lang po pala tayo, province na tayo ng China. So ibig sabihin, pinagtakpan ng Katoliko itong si Emilio Aguinaldo, dahil ang Katoliko naman po ay hindi naman po made in Philippines eh. Kastila po yan. Alam nyo ba yung layunin ng Katoliko? Si Jesus, alam natin. Pero yung Katoliko, alam nyo po ba? Kung totoong ang Katoliko ay hindi terorista, dapat ipinagtanggol nila si Dr. Jose Rizal labang kay Emilio Aguinaldo. Nagpunta rin sila dyan sa Plaza Miranda sa harap ng Malacanang. Diba? Tahimik lang naman baga yung kwan? Yung simbahan ngayon? Dati ang ingay-ingay nila dyan sa EDSA, daladala pa si Mama Mary. O ngayon, nilalapas tangan tayo ng China, nasaan si Mama Mary? Nasaan si Santo Niño? Diba nakipag-meeting pa kasama ni Xi Jinping? Si Ayala? Kailan tayo pinagtanggol ni Ayala? Diba? So ngayon, tingnan natin si Emilio Aguinaldo kung talagang traitor siya. At bakit nawala yung kasaysayan ng mga totoong katipunero. Okay? So, iisa nung talaga ang layunin niya, lukuhin ang bansang Pilipinas. So, ito po si Emilio Aguinaldo, ano po? Para malaman natin na siya isang manggagancho at manluloko, ano? So, ngayon, tingnan niyo po ha. nagproklama siya ng independence doon sa sinasabing Spain. So paano siya magpoproklama na siyang unang presidente? Eh, hindi naman niya ibinigay yung buhay niya sa bansang Pilipinas. At paano siya magiging hero? Hindi naman niya binigay yung buhay niya sa Pilipinas. Kumuha siya ng buhay. Nagnakaw siya ng mga lupain. Makipag-kutsabahan sila siya sa Espanyol. Dahil gobernador silyo siya. So ngayon, anong ginawa niya doon sa mga katipunero? Tinabunan po niya ang kasaysayan. Ha? Nagpanggap siya na katipunero din, pero yung pala siya ay magdalo. Pinagpapatay nila yung kasaysayan ng katipunero. Pinalta niya yung katipunero ng magdalo. Matapos niyang patayin, ito si Andres Bonifacio na siyang may hawak ng Katipunero o La Liga Pilipina. Isa sa mga author sa La Liga Pilipina. Ngayon, itong La Liga Pilipina, piniki ng Fujian Chinese. Itong 1968, nagtatag siya ng kabataang makabayan na ang kanilang layunin ay tungkol din sa land reform. So, pinagpapatuloy lang ng mga kabataan, makabayan, yung land reform. Yung land reform kasama ang dagat, kasama ang China. Kasi nang magkagulo dyan sa
South China Sea, eh mga 19 ano pa? Bago nag World War 1, nag-aagaw na ng karagatan niyan China. Nakuha lang yan ng World War 2 nitong Japan. Pero natalo ang Japan ng Amerika, kaya inabandon na yan. So ngayon, ang ginawa naman itong si habang busy ang labanan ng Kastil at Amerikano, nag-iisip na ito ngayong si Emilio Aguinaldo kung ano ang gagawin niya sa Pilipinas. Ganyang katuso itong si Emilio Aguinaldo. Ngayon, sa sobrang serious kay Dr. Jose Rizal, minodify niya yung Mi Ultimo Adios. Pinagpapalitan niya yung salitang bansa. Kaya traitor talaga siya. Hindi siya bayani. Kaya itong plug ni Emilio Aguinaldo, hindi pwedeng tawaging bayan. Plug ng bayan. Dahil wala pong bayan sa Pilipinas, bansa po ang Pilipinas. Hindi po ipinaris ni Dr. Jose Rizal na mas mababa sa probinsya ang kanyang bansa. So anong ginagawa ngayon ng mga INTSEK na kapwa INTSEK nitong si Emilio Aguinaldo? Hindi ba ginagawa nila na province? Kasi bayan ang tawag natin. Kaya ganyan ka-tridor, asa na yung katipunan dito? Wala na dahil pinatay niya, di ba? So dapat, ang mamamatay tao, hindi bayani. Yun ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal. Kaya ang unang presidente dapat ay si Dr. Jose Rizal. Vice President ito si Andres Bonifacio. At ito, kriminal. Hindi bayani, hindi presidente. Paano siyang magiging bayani? Bayani siya ng simbahan. Dahil kalaban ng simbahan si Dr. Jose Rizal eh. Alam namang ginawa ng simbahan. Hindi ba pinagbabautismuhan niya mga mamamatay tao? Di ba ito mamamatay tao, Catholic to? Si Juma Season, Catholic din, mga INTSEK. Kasi yun ang pinapatay din dito. Mga Katoliko ko rin, di ba? Yan religion niya, Roman Catholic. Matay daw ba si Jesus? Di ba tinago pa nila yung bangkay niya sa Paco Park? So, hindi siya totoong bayani. Dapat talaga na mga Pilipino gumawa ng itama ang kasaysayan. Dahil pag hindi itinama ang kasaysayan, magpapatuloy ang nakawa ng lupa, patayan, dahil mamamatay taong INTSEK ito. At nagkaroon siyang interest na ang Maura Law ay mapasa kanyang kamay sa pamamagitan ng revolution. Kaya ang revolution na yan, project yan ni Emilio Aguinaldo na gawing bayan ng Fujian ng kanyang ancestor ang Pilipinas sa China. Dahil INTSEK po yan eh. Kaya traitor yan. Sino bang INTSEK na hindi traitor? Di ba? Pinag-discuss na natin. Kaya mangluloko yan, traitor. Yung sinasabi niyang battle na yan, ang pinapatay niya, yung mga katipunero na kakampi ni Dr. Jose Rizal. Ayan naman ang pattern ng mga kabataan makabayan eh. Kahit ngayon, di ba? Ang pinapatay nila yung mga sundalo natin. Yan ang dahilan dyan. Walang iba dahil mga halos kaedadan niya nila Dr. Jose Rizal. Matanda lang si Dr. Jose Rizal ng 8 taon. Ay, hindi niya ginalang yung pambansang bayani, pinatay niya. Kilala na siya man siyang mamamatay tao.
Di po ba na ito nakalagay, oh, Aguinaldo on death of Bonifacio. Ayan, oh, libraries and archives are the historian's traditional playground. In the 21st century, these physical resources can be retrieved in digital form on the internet, thanks to Minority that provides free access, while the rest restrict research. Ano? Nire-restrict daw ng iba yung pag-research tungkol sa kasalanan ni Aguinaldo, placing their pathetic selves as gatekeepers to knowledge. Pinatago pala nila. Auction houses have been my new playground of late, when Leon Gallery and Salcido, luring many hitherto unknown or inaccessible historical material temporarily into public view before they disappear yet again into private collection. O, pinalilitaw-litaw lang niya, pinatago-tago, di ba? Ayan, oh. While contemporary Philippine art is the bread of butter of auction, Leon Gallery has consistently included history in its slots based on previous performance. So, Sir Rizal is the best seller, followed by Andres Bonifacio. Wala ito si Emilio Aguinaldo. First edition of Rizal's novel speech, six figure. Original letters more so. Bonifacio did not leave as extensive a paper trail as Rizal. As Rizal did. So the handful of his known letters and some documents with his signature are always in demand. With the Bonifacio archive depleted, ninanakaw ang history ni Bonifacio, eh. Collectors interested in the Katipunan. O bakit pinapayagan na nakawin ng mga collectors? Eh kung Intsek pala ang nagnanakaw dyan, itatapo na yan. Have the last chance this weekend with Emilio Jacinto's manuscripts. Bakit ibibigay yan sa mga collectors? Dapat yan ay itago ng National Historical Commission. The handwritten autobiography of Bonifacio's widow, Gregoria de Jesus, and the account of the Bonifacio execution by Lazaro Macapagal. Oh, pati mga Macapagal, mamamatay tao. Most curious are two documents Emilio Aguinaldo wrote at the prodding perhaps of the historian C.P. Santos, son of Epifania de los Santos, whose name is on the largest parking lot in Metro Manila during rush hours. These documents break his long silence on the execution of the Bonifacio brothers in the environs of Maragondon on May 10, 1897. Diba? December 1896. Tapos, ilang buwan lang. Almost 6 months lang. Almost 5 months lang. Isinunod na patayin si Dr. Jose Rizal. At si Andres Bonifacio, kababata niya. O paano maging national hero yung buwang na yan? Kaya gawa-gawa lang yan ng Kastila para mapagpatuloy nila yung pagnanakaw ng lupain. May pagpatuloy yung Maura Law. At yan ang ginagawa ngayon itong mga makabayan. The first is one-page typescript with Aguinaldo's handwritten correction. Biro mo yan. Dated May 11, 1948. A day after the 51st anniversary of the death of Bonifacio. So itinaon nila na okay, di po ba? Talagang sinicelebrate niya yung ano, nag-i-edit pa siya, eh. Yung pagkamatay ni Andres Bonifacio. So bakit hindi
pinapahalaga ng mga Katolikong kapatid natin yan. Nawa sa akin ang kasaysayan ng Pilipinas nitong mga Aguinaldo. The second has two pages in its distinct handwritings dated March 22, 1948, his 79th birthday. Both were meant to clarify the fact to a public that had already made up its mind regarding Aguinaldo's guilt. Guilty na siya. Oh, paano magigilty yan? Hindi totoong guilty siya dahil gumawa siya ng bandila na tinawag niyang bayan ang Pilipinas. At minimaintain niya ng mga anak ng mga Aguinaldo, dapat ikalabos ito mga anak ng mga Aguinaldo. Recent commentary on the documents labeled them a confession. Nag-confess na. When they are not so. And scream that disprove he ordered execution. Gobernador Silio siya eh. Kung siya nag-order ng execution kay Andres Bonifacio, siya rin ang nag-execute kay Emilio Aguinaldo. Kaya ang kapal ng mukha niya when it was a military court that found the Bonifacio brothers guilty of treason. Bakit magkakaroon ng treason si Bonifacio? Samantalang ang sinasabi ni Dr. Si Rizal ay ipinaglalaban ang bansa. Nasa paragraph 2 yan ng Mi Ultimo Adios. Dahil ito, kababata itong Dr. Si Rizal. Kaya ang may kasalanan ito talagang mga Katoliko. Kinampihan ng Katoliko itong mga Espanyol at kinampihan nila itong mga Gobernador Silio, nagpapahirap sa kanila or natatakot lang yung mga Katoliko nung panahon. Tinakot lang sila. Pero kayo, dapat mga kapwa ko Katoliko, ipagtanggol natin yung totoong history, huwag nating itago sa bulsa ng mga magnanakaw. Ang treason dito ay si Aguinaldo, hindi si Bonifacio at si Rizal. Kaya daw sinintensyang patahin si Bonifacio ay daw treason daw. Paano magiging treason yan? Ay sabi niya nag-join siya ng Katipunan. Di ba? Kalukuhan yun. Talagang meron siyang motibo. At malinaw yan, yung plug ni Aguinaldo ngayon ay tuso. Lahat ng may hawak ng plug ni Aguinaldo, ipinagkanulo ang bansa. E nilipat ang dugo ni si Rizal sa China. Illegal na gamitin ng People's Liberation Army, tandaan ninyo mga kapwa ko Katoliko at kapwa ko Muslim. Illegal na ilipat ang dugo ni Dr. Si Rizal sa China upang gamitin ng mga mamamatay tao. Dahil binanggit yan sa paragraph 5, I die to give our country life, to give life for our country. I die under your sky. Bakit nyo ipapahiram sa INTSEK ang dayuhan niya para tayo patayin? Sa paragraph 13, bawal ang mamamatay tao dito sa Pilipinas. Bawal ang magnanakaw, bawal ang mga manluloko, bawal ang mga nagnanakaw ng human identity. Ang dugo ni Rizal gagamitin lang ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng bansa sa paragraph 2 at paragraph 1. Walang sinabi ang pambansang bayani, ibigay mo ang dugo ng mga Katipunero at ibigay mo ang dugo ni Rizal kay Emilio Aguinaldo at sa mga INTSEK sa China. So ganyan pong mangloko itong si Emilio Aguinaldo at yung may hawak ng flag. Sino yan? Dapat makalabos yung mga yan. Minimaintain nila ang pagnanakaw ng lupain at pagpatay ng mga Pilipino. Ginagaya nila si Emilio Aguinaldo. In a second look at America, 1957, a memoir co-authored with Vicente Albano Fases, Aguinaldo said,
confess siya, I recognized. Guilty pala siya eh. As did my colleagues. Oh, pumatay mga kasama ni Aguinaldo at siya. Aguinaldo. The invaluable service of Bonifacio in organizing the Katipunan. Winalang halaga niya. I was in hope that this service would in time be more generally acknowledged. And that in the context of his patriotic deeds, his error for which the court martial condemned him to die would also be forgiven. Hindi pwede yan, hindi acceptable yan. Hindi ka pwedeng pumatay ng dugo ng Pilipino. Yan ang sabi ni Dr. Sirizal. Kaya mababasa uli yan sa paragraph 13. Kahit pasabihin militar ka ng Kastila. Dahil bawal ang pumatay ng dugo ng Pilipino, mababasa yan sa paragraph 13. Bawal pumatay ng kababata ni Dr. Sirizal. Kaya dapat ito kasuhan itong mga Aguinaldo, itong may hawak ng flag ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng tawaging bayan ang Pilipinas. Magbasa po kayo para ma-revive ang ating history. Kung ipagpapatuloy ninyo yung pride ninyo, masasakop tayo ng bansang China. Isuko nyo sa bansa nyo ang pride nyo, hindi kay Aguinaldo. Hindi sa flag ni Aguinaldo. Kung aaminin nyo na bayan ang Pilipinas, literally, tayo'y mga mangmang. Nagpapakamangmang tayo, yan ang sasabihin ng mundo. Ipamamana ba natin yung ating kamangmangan? Di ba matalino naman si Dr. Sirizal? Ano ba ang pagkakaiba ng salitang bayan at saka bansa? So ngayon, namiyasa na tayo na bayan ang Pilipinas. Anong ginagawa ng mga INTSEK? Mas matalino sila. Ang sabi nila, province tayo ng China kasi bayan ang tawag natin. Inaamin natin sa flag na Aguinaldo na bayan natin ang Pilipinas. Samantalang maliwanag na bansa yan sa paragraph 1, paragraph 2, paragraph 8, 10, and 13. So kung pinipilit natin na isuko ang bansa natin bilang bayan, pinatutunayan natin tayo na pinipilit natin na maging province tayo ng China. Pinawawalang halagahan niyo yung last farewell. Kaya pag nawala ng halaga yung last farewell or Mi Ultimo Adios, walang halaga ang buhay natin, walang halaga ang bansa natin, walang halaga ang civilizations ng Pilipinas. Hanggang patayin lang tayo kasi nagpapakamangmang tayo. Magbasa po tayo ng sinulat ni Rizal. Huwag tayo makinig dito sa mga tauhan ni Emilio Aguinaldo na buhay pa rin ngayon at ang pinaninindigan ay yung dapat patayin ang Pilipino at dapat maging province ang China dahil dugo ng INTSEK si Rizal. Kailan ni Rizal pinahiram ang dugo niya para patayin tayo? Yan ang tanong ko sa inyo. Salamat po. Salamat po.